Hello guys, I'm Brother Jechoong and welcome back to my YouTube channel. Sa video ito, ito yung update na kailan, 1, 2, 3, 4, cancer journey na ata. So pang 5 na ito. Dito ikukwento natin, 1 year after ng total thyroidectomy, umadetect yung cancer ng opera at yung treatment na radioactive iodine. At ngayon, ito yung mga test para malaman kung normal yung hormone saka yung tamang dosage ng pag-inom ng levothyroxine. So, let's go guys! Ano nga po ba ang nangyari isang taon ang nakalipas matapos ang aking cancer journey? Actually, cancer journey pa rin po ito. Konting review. Ako po ay na-detect ng aking cancer na meron akong papillary carcinoma at ito ay kumalat sa lymph nodes. Pangalawa, ako po ay nagkaroon ng total thyroidectomy o tinanggal ang aking thyroid. Pangatlo, ako po ay nagkaroon ng radioactive iodine treatment. Ito po yung paggagamot sa thyroid cancer. At pang-apat ay yung pag-inom ng levothyroxine o yung maintenance. Dahil wala na akong thyroid, wala nang mag-produce ng thyroid hormone. So, thyroid supplement itong levothyroxine. At ano ba yung aking naramdaman? Ano na ba yung aking kalagayan itong buong isang taon? Unahin po natin yung naramdaman. So, after ng treatment, after ng mga nangyari na operasyon, ano ba yung aking experience na? So, bumalik ba sa natural na aking pamumuhay o pakiramdam? Actually, malaking pagbabago po. Ano po ito? Wala naman ako naramdaman na pain. Pwera na lang dito dahil numb pa rin siya dahil nga nag-neck dissection, nung binuksan talaga ito, kinalikot yan, tinanggal yung mga lymph nodes, yung cancer. Sa akin, no, sa aking experience, medyo tinatawag dito yung panghihina. No? No, hindi na ganun yung lakas mo. Hindi naman hinang-hina, pero hindi na yung parang 100% na lakas mo noon na mayroon ka, medyo nabawasan. Yun yung medyo masasabi kong nagbago sa aking pamumuhay. Although nakakapag-bike ako, nakakatakbo, lahat nagagawa ko. Pero yung lakas o yung puwersa, medyo humina, bumaba ng konti. Sa pagtulog, may mga time na nahihirapan ako matulog. Hindi ko alam kung dahil sa pag-iisip, or hindi ko alam kung meron ba itong factor, pero medyo may time na nahihirapan ako, late ako natutulog. Sa temperatura naman po, sabi kasi sa mga pag nagre-research ako, nagbabasa-basa tungkol dito sa sakit na nga ito, merong factor din yung temperature. So ako po ay nag-aral sa Baguio, 4 years po ako doon, so medyo sanay ako sa lamig. Sanay sa aircon at yung lamig ng Baguio. Pero ito, nung after ng mga nangyari, medyo naging sensitive tayo sa lamig. At kapag malamig, talagang giginawin. Hindi katulad dati na kaya ko, no, na matitiis yung lamig ng Baguio. At kapag mainit naman, ay talaga namang tagaktak yung pawis ko. Hindi po ako pasmado, pero pinapawisan yung mga kamay at paa ko. Pag todo naman ang init. Pero dati, kahit summer, no, sa Manila o sa Cavite, talaga namang mainit pag summer, eh hindi naman ganun yung init na nararamdaman ko. Sa tingin ko, yun yung medyo nabago sa akin matapos yung mga pangyayaring ito. Ikatlo, sa pagkain. Sabi po ng doktor, wala namang problema sa pagkain. Kahit ano, pwede mong kainin basta masustansya. Although, pwede ka rin kumain ng mga fast food, no, na yung mga natural na pamumuhay. Babalik sa natural na pamumuhay, natural na pagkain. Pero ako po, medyo binago ko ng kaunti. Sapagkat
kumakain pa rin ako ng mga fast food, pero limited na lang. Umiinom ng alak, dahil pandemic, wala naman tayong kainuman. So, medyo hindi tayo nakainom, pero sabi ng doktor, hindi naman bawal, pero of course, moderate ang pag-inom. Sa healthy foods, healthy food, fruits, vegetable, yan, lagi yan yung ating kinakain dahil medyo nagbago yung pananaw natin sa pamumuhay, lalo na pagdating din sa pagkain, no, healthy living. Kain tayo ng maraming prutas, gumagawa po ako ng mga turmeric tea, o yung guyabano tea, exercise, no, although nga sabi ko po, medyo may bawas na ng power, ng lakas, ng pwersa, medyo nabawasan. Sabi naman ng doktor ko, yung sa cancer surgeon, nung last na check-up ko, ay pwede na rin ako na tumakbo, pwedeng ibalik na sa normal na pamumuhay. Sabi ko, wala naman po akong sports, pero although naglaro lang ako badminton, yung basketball sa seminaryo lang tayo nakapaglaro niyan. Pero yung biking, yan, dito sa General Trias, na nakakabike na ako. So, nung February po ako nag-isang taon, no, sa aking operasyon, total thyroidectomy. Ako po ay nagpa-laboratory test ulit, ultrasound, neck ultrasound, at blood test. So, ito po yung mga resulta. Yan. So, nakalagay po sa ultrasound, salamat sa Diyos, no? Wala nang bakas ng thyroid dahil nga inooperahan, tinanggal na thyroidectomy, total thyroidectomy, tinanggal na yan. So, wala na rin po yung bakas sa mga lymph nodes na mayroong bukol, at hindi naman siya lumalaki, hindi na mamaga, at wala nang bakas na mayroong diferensya sa aking leeg. Salamat sa Diyos talaga. At sa blood test, nakalagay naman po dyan, lahat naging normal na. Thyroglobulin, T3, T4, maliban sa TSH. So, medyo may gagawaan pa natin ng paraan yan. So, noon, nung bago ako mag-radioactive, nasa 70. So, yun naman yung requirement, mataas dapat. So, para maging effective yung radioactive iodine. So, pagkatapos noon, after 1 year, ako po ay naging 13 na. So, mataas pa din. Hindi pa rin siya normal. So, after 2 months, kailangan akong mag-test ulit. At, ayun po, ito po yung ginawa natin ngayon. So, kasama natin ngayon si Boss Perds. Hi, Perds. Tingin ka naman. Yo. Boss Vlad. Hello, boss. Hello, ma'am. Chef Erwen. Hello, hello, hello. At graduate na nga po ako doon sa aking doctor surgeon, cancer surgeon. Maraming salamat, Doc Vic de los Reyes ng Capitol Medical Center. At ako po ay magpapa-check up na sa endocrinologist. No, siya talaga yung expert sa thyroid, metabolism, hormone, endocrine system. So, si Dr. Felisse Gomez ng Capitol Medical Center. Maraming salamat po. At hindi ko naman din makikilala yan. Una sa Recoletos, pangalawa kay Tita Myrna, si Sir Lubo ng Capitol Medical Center. At ayun nga po, though, kay Dr. Felisse na ako, pinalitan yung aking levothyroxine na brand, tinaas ulit, 150 yung aking dosage ng hormone na iniinom. Tapos after
2 months. Ngayon po yun, April, ito po yung resulta. Tignan po natin. Sa reference interval po, dapat 0.27 to 4.20. Last February, 13 po something, medyo mataas. Ngayon po ay 8.120. So improving, medyo bumaba na siya. Kinabukasan, dahil nasa pandemic pa din, at wala naman akong ibang nararamdaman, ako po ay magte-teleconsultation na lang. Through Viber, no, doon na kami mag-uusap ng aking doktor. Sinend ko na po itong resulta na ito. Doon malalaman natin kung ano yung sasabihin niya. The next day. At dahil po pandemic, hindi na po ako pupunta sa ospital dahil wala naman akong nararamdamang kakaiba. So magte-teleconsultation lang po yung gagawin natin. At mga ilang minuto lang at tatawag na raw po yung doktor. So, hindi ko po pwedeng i-video dahil syempre, bawal po at privacy. 2,000 years later. Kakatapos lang po ng aming teleconsultation with Dr. Gomez. So, si Doktora Felisse Gomez talaga yung aking endocrinologist, kaya lang hindi siya available. Yung mother niya ay doktor din. At yun po ang nag-sub sa kanya. So, okay naman yung ating check-up. Although, dahil nandito sa teleconsultation, mas maganda yung physical, pero dahil pandemic, ayun nga po. So, nag-improve naman ang ating TSH from 13, ngayon po ay 8, pero ang talagang goal natin ay maging 1. At ayun po, so meron tayong mga gagawing mga changes. Tuloy pa rin yung pag-inom ng option 1 na gagawin. May dalawang plano po. Option 1 ay tuloy ang pag-inom ng levothyroxine, pero ang dosage ay from Monday to Friday ay magiging 150 pa din, pero pag Saturday to Sunday ay magiging 200. Yun po para mapababa yung TSH. At ang plan number 2, dahil medyo nasa normal yung thyroglobulin, pero dapat daw medyo mababa pa yun. Baka may sign, magkaroon ng sign, titingnan kung may sign ng coming back ng cancer. Sana wag nang bumalik. So, kasabay nung pag-check ng thyroglobulin, after po, no, thyroglobulin and TSH, ang plan number 2 pala talaga ay yung body scan ulit, dahil yearly naman talaga dapat yung body scan. Ihihinto yung pag-inom ng levothyroxine ng 2 weeks at yun, i-scan po ako, titignan ulit yung buong katawan ko kung merong natira pa na cancer or may sign na may cancer na tumubo sa ibang katawan, pero hopefully wala na. So ayun po yung update ngayon sa aking Cancer Journey. Kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share and click the bell button or the notification bell para updated po kayo sa mga videos na aking ina-upload. Ito pong channel na ito ay naglalaman ng aking cancer journey. Ginawa ko po ito para ibahagi yung aking pakikipaglaban sa cancer. At ayun po. See you guys and God bless.